Napakalaking papel ang ginagampanan ng isang referee sa isang laro. Sila yung nagbabantay sa mga galawan ng players sa loob ng court. Maaring isang maling tawag lang ay pwedeng mag-iba ang timpla ng laro. Kitang-kita sa video na ito na hindi tinawagan ng referee ang na-out of bounds sana ni Porzingis na nagresulta sa isang 3-pointer ni Luka. Ito ay napakalaking pagkakamali sa part ng mga referee na dapat sana ay nireview nila ito dahil pag nasa last 2 minutes na ng 4th quarter ay pwede na itong reviewin. Kasi usually dito na pumapasok yung mga crucial plays. What if kung natawagan yun, babalik sa Warriors ang bola at pwede pang makatira si Curry? And why not? Mainit siya. Tumala nga siya ng 57 points. Grabe, hindi man lang nireview ng official yun. Sana dapat mayroong rules sa NBA na dapat parusahan ang mga referee sa pamamagitan ng pagmulta kung sakaling magkamali ito, di ba? Kung meron man ay syempre pag-iigihan nila ang kanilang trabaho. Pwede ring isuspindi ito. Pero wala. Ang meron lang ay yung tinatawag nila na downgrade. Pag ang isang referee ay na-downgrade, hindi na ito po pwedeng mag-officiate sa malalaking laro o pwede din sila mawalan ng trabaho. At sa ibang mga balita, Derrick Rose ay nasa Knicks na kapalit ni Dinaya Smith Jr. at isang 2023 first round pick na ipinadala naman sa Detroit Pistons. Ang trade na ito ay mutual. Kumbaga, okay lang kay Rose na i-trade siya ng Piston sa Knicks. Noon pa man ay gustong-gusto na ni coach team itong si Rose. Ito rin ay naging coach niya sa Timberwolves at sa Bulls dati. Well, sa ngayon, nasa Knicks na itong si Rose, siya na ang magiging main point guard at backup itong si Payton at si Emmanuel Quickly. At tungkol naman kay Dennis Smith Jr., matatandaan na ito ay nag-request dati na gusto nang maglaro sa G League ng Knicks kasi hindi siya nabibigyan ng playing time doon sa New York Knicks. Kung tutuusin ay madaming point guard ang New York Knicks pero hindi nila ito ginagamit. Ngayon na nasa Piston na itong si Dennis Smith Jr., siguradong magkakaroon na ito ng playing time.